masyado siyang inefficient. Mas maganda pag AI kasi nadadelete natin yung scene. So, dumadami yung nasa-serve na dam or in our case, cow. Kasi diba, beauty partner. So, ayun. Yung artificial insemination, diba yun, magko-collect ka ng semen from the bull and then ipaprocess natin siya and then after ma-process, i-AI natin dun sa cow. So, ayun. First, ano ba yung mga ginagamit natin dun sa semen collection? Ito yung ano, artificial vagina. Napansin nyo malaki no? Kasi sa bull yan. Tapos, kapag sa mga bull, yun, mas maliit siya. Ito, anani ba lang. So, yun. Sana ang kukolektahan natin kung may tubig sana si Johnny. Ayun. So, may kanya-kanyang ano, para maaboy natin yung contamination. Si Kuya. Si Kuya yung mag-assemble. So, ito po yung outer shaft na tinatawag. Tapos, doon natin ilalagay itong inner liner. Ito yung inner liner. So, yun. Yung didemo ni Kuya kung paano magpalasin. Tapos, ito yung pinaka-panel niya. Dito natin ilalagay yung tube wherein doon makokollect yung semen. So, yung pinaka-artificial vagina talaga is ito. Ito para lang makollect natin yung semen. So, paano niya na-approximate yung ano, kung ano yung tunay na ano ng isang vagina. So, yung temperature. Yun. Kaya, mapapansin nyo, papainit tayo ng tubig, diba? So, yun. Alam nyo ba kung ano yung body temperature ng cow? May idea kayo? 38 to 40. Yan, mga ganun. Tama. So, pero ang ilalagay natin dito, based experience ni Kuya, mga 42. 40 hanggang 45. Yun. Para, depende dun sa pool, kung ano yung mas gusto niya. So, na si yung kukulitan natin dapat ngayon, mga 42. Tapos, so, ano yung purpose ng tubig yun sa temperature nga? Tapos, dito siya nilalagay sa inlet. So, ang pwede dito ay water tsaka air. So, mamaya, papakita ni Kuya kung ba't importante yung air. So, excuse me po. So, ano yung purpose nun? Siyempre, merong mga bull na gusto nila ang sigip, meron din na maluwag. Depende dun sa preference nila. Kaya, pag siya yung adjust. Plus, meron din tayo yung lubricant din. Wala talaga ng tubig. So, hindi natin ang Paano katulad ni Kuya, si Kuya, mga bata pa lang yan, mga junior pa lang sila, inaalagaan ni Kuya. Tapos yung first collection yung pagtitraining, si Kuya rin yung nakakaalam mo. So, malalaman niya kung ano yung preference ng mga bull. Like, for example, yun si Johnny, 42 to 45. Tapos meron tayo yun si Cesar. Si Chansey. Chansey Lord. Pinangalan siya kay Chansey Lord. Wala na pangalan ko din eh. So, dati meron ni Kuya si Herney. Ayun, may question pa po. Kasi hindi po tayo makapag-collect na. Pero, makikita niyo yung ano doon, di ba meron tayong parang bullpen doon. Kuya, anong tawag niya doon saan? Bullpen talaga. Ayun, may shoot, di ba? Doon sana tayo mag-aano ng collection. So, makikita niyo meron doon baka din. Yun yung ano natin, teaser, tapos kukunin sana ni Kuya yung bull niya si Johnny sana for
this class, tapos yun. Sa, kuya, ano yun? Pwede ba tayong ano? Ituloy pa rin yung pag collecta. Hindi nga lang natin ito process. Para makita nyo, kasi iba-iba yung behavior, di ba, ng mga animals. So, makakompare nyo, baka susunod ata, baka mag-sunding kayo, tama ba? So, baka makompare nyo. Tsaka, ang alam ko, may question yata dun sa inyo na parang kung gano'ng kabilis. Kasi yung mga unang batch, hindi yung in-observe nila. Kuya, sa pagkaya yung ano? Saan nilalagay yung mainit na tubig dyan? Dito, yun. Yung nakikinig si kuya kanina. Yung inlet, sabi ko ba? So ulit ha, ito yung outer shaft, inner liner. Dito, ito yung inlet natin for air and water. So yun, nalinaw po. Inlet for heat and water. Lahat kayo is their ears, lips. May nauuna, may iba nauuna. Yung last batch kasi parang mostly third year sila. Yung previous, ay previous batch na nag-open. So alam niyo ba kung nasan kayo? Anong tawag dito sa ano na? Reading and physiology lang to. Yes, it will be, diba? Pero ang tawag na kasi ngayon ay ABS in the report. Ako yan. Pero dati, kilala talaga siya as Tinkly. Bumibili ba kayo ng gatas dito? Oo. So yun, hindi kilala niyo naman. Hindi tayo aakyat sa dito lang yung demo natin. Pero yung pinaka-farm talaga sa taas siya. Pero yung collection kasi ginagawa talaga. Kasi dito yung kaya ito-demo natin para makita nyo. Problema po yan, hindi natin prepare yung sandwich. Hindi pinipayin mo po yan, sobrang init niya. Hindi naman pwede ito distill water. Pwede! Oo! Kumusta naman? Ay, kuya talaga. Sige na nga para sa mga bata. Eh kasi wala kaming tubig talaga. Sobrang ano. Ang hirap pa yung For Johnny. So bagay first and last siguro nila to unless nag-ansay sila. Mag-ansay pala. Nag-ansay, one ansay po ba sila? Opo. Oh, yep. Ay naman pala eh. Chicken lang lang. Chicken lang. Himas-himas lang. Tubig lang. Normally nga ganun kasi mahirap mag-collect sa ano. Although, natry ko lang din yung BS. Pero ngayon, walang kaya. So mamaya, observe nyo yung behavior ng bull ha, tsaka yun nga, yung question mo kanina kuya, kung gaano kabilis ganun, kaya yung observe yung purpose din natin, kaya may demo. Hindi naman po pare-pare sa lahat ng bull. Pero ang basta meron kayong ma-observe, bawat makakompare nyo kung sino mas mabilis, baboy ba? Or ano, di ba kuya, yun yung ma-observe nila. Pero hindi kunyari, pag sinabing baka, eto lang, eto, ganito siya kabilis. No? May range din syempre, pero eto, may kita nyo. Kung gano'ng, kung mabilis ba siya, mababil ba siya. Yun, mamaya na lang, para makita nyo talaga. Kasi pag sinabi ko kagad, eh, di ba, na-anticipate nyo na. Tsaka depende dun sa behavior ng animal. Kasi merong mga animal na nakakailan pa silang sampa bago talaga sila mag-release ng semen. Di ba kuya, tama ba? Pero meron din naman trade na isang pa lang niya dun sa teaser. Okay na kagad. Hanggang mapuno. Ayan, yung false mouth, yun yung walang lumalabas. Pag sumapa siya, wala pa lang semen. Hindi siya nag-produce ng semen. Tama kuya, di ba? Meron mo pala kapag may trust na siya sa sarili, yung baga. Kaya wala nang ilabas. Isang litro ko yun. Si kuya, alam na niya gano'ng kadami. Ang bakit.
na. Pag-i ko nga yung trabaho sa ibang bansa. Ayaw. Malabot na ako dito ng overage na ako, kaya kaya. Ay, kasi ni Kuya. Sige kuya, sunod po ako.